Hello guys, good afternoon, good day. This is Megan Jason and welcome to my channel In Depth. At andito nga po tayo para pag-usapan ang golden farming. Okay, marami nga po ang suggest nga po sa atin na i-discuss nga po ang golden farming at sisilipin lang po natin siya ng mabilis dahil yun nga wala po masyadong information na andito po sa pinaka-website po nila. Okay, so ang gagawin po natin, konting silip lang po tapos kayo na po ang mag-decide if gusto nyo po mag-invest dito or not. Okay, so yun nga, silipin po natin ang pinaka-website po nila at ang una ko pong napansin sa website is wala po siyang investor na involved at mga backer at yun nga, tayo pa po yung magko-contribute po para po, parang donation po, para po makasali po tayo sa pinaka-whitelist. Okay? So sila yung unang game po na nakita po natin na nagpapadonate nga po para po gamitin sa development, maintenance, audit, hiring if needed. Okay? So, need nyo po mag-invest or magbigay po ng donation ng $5. At yun nga, ito po yung pinaka-form. At makikita po natin dito na i-send nyo po yung pinaka-donation nyo po sa wallet address po na to. Tapos, ang benefit daw po nun is merong makaka-access ka ng private sale po nila. At magkaka-special role ka po sa Discord. Tapos magkaka-roon ka ng obtain advanced information and be able to obtain rewards and participate in private contest. So, yun po yung perks ng pag-donate po ng $5. Okay, so medyo sketchy siya guys. At yun nga, first time ko po kasi makakita na ikaw mismo yung magdo-donate para makasali sa whitelist. At yung iba po kasi, ipa-follow mo lang yung Twitter, yung Telegram, at yung YouTube. Pero dito po, kayo po, need nyo po mag-spend ng $5 para makasali sa whitelisting. Tapos ilalagay nyo yung pinaka-transaction hash nyo dito, wallet address, tapos yung username. Okay, so yun po yung nakita po natin dito sa pinaka donation pong sinasabi. Sinilip ko guys yung pinaka wallet naman po ng ito po yung wallet na sinesendan po natin at medyo madami naman po talaga yung nag-donate na. Yan po, kung titingnan po natin. So, madami po yung interesado po sa game po na to. At kung silipin po natin ulit, ang makikita po natin, wala siyang backer investor. Tapos, yung developer po niya is hindi naman po docs. Kung titingnan po natin, animated lang po yung nakalagay po dito. Okay? So, yun nga guys, silipin po natin. Balik po tayo ulit sa pinaka-umpisa. Ito po yung golden farming nga po. At kung ang una ko pong napansin is halos kapareha po yung mga image na po dito sa Metafish. So, alam naman po natin, pag ganito pong mga laro is para naiisip natin na hindi man lang sila nag-effort para po maano po itong game. So ang pero legit asset naman po itong iba at nabibili naman po talaga. For example po, check po natin yung pinaka image pong ito. Ito siya. Sinilip ko po kasi siya kung paano asan po ito at nakita po natin na sinearch po natin siya sa Google Image Search at nakita po natin na isa po siyang vector stock at nagko-cost po 'yon ng $15. Okay, so legit naman po, nabibili lang po talaga yung pinaka-asset po na yon. While yung isa naman po is kung isi-search po natin ito, makikita po natin na almost free po siya. Yan, download for free. Okay, so yun po yung nakita po natin sa mga image po nila at gumagamit po sila ng stock images lang. Okay, pero yun nga, tingnan po natin sa future dahil yun nga, meron mangyayari pinaka-donation contribution po dito. Baka naman po mabago yung ibang mga asset po dito. Okay, so yun po yung nakita po natin. Tapos yun nga, silipin na lang po natin isa-isa. Yan, golden farming. May NFT island nga daw po sila. Ito yung pinaka-snapshot ng pinaka-game. Meron po silang adventure. Merong easy-easy, medium-medium hard. Tapos kung titingnan po natin, ito naman po yung pinaka-interface naman po ng pinaka-plant po ata nila. Kasi meron ka dito magtatanim ka po ng plant. Tapos ito naman po yung interface na po ng mga ship siguro. Island Farm Adventure Inventory Tool Shop. Okay, so yun po yung nakita po natin sa website po dito. Tapos ito naman po yung pinaka-roadmap. Sa roadmap niya guys, ang una ko pong napansin is chinek po natin kaagad kung kailan po nagawa yung pinaka-website niya nga po. Sinabi po dito, ng website nga po is nagawa nga po noong Q2 and Q3. So sinilip po natin, nakita naman po natin sa pinaka who is domain tools, nakita naman po natin na 42 days old naman po to at nang ginawa po yung website nila noong September 30. So pasok po siya sa Q3. Tapos kung titingnan po natin, ito naman po yung pinaka-Twitter nila. Meron pa lang po silang 341 followers at ginawa din po yung pinaka-web Twitter nila noong September 2021. Okay? So parang September po talaga sila nagsimula, almost 1-2 months pa lang halos. 42 days. So ito po yung pinaka-snapshot nga po ng pinaka-PBA po nila, which is AI daw po ito at makikita po natin na ganyan po siya.
Okay, so ganyan po yung pinaka-game. Ito naman po yung kalaban, yung octopus. Tapos konti pa lang po yung post po nila dito sa pinaka-Twitter po nila. Okay, so dumako ulit tayo guys sa pinaka-website. Pasensya na guys if pamove-move po tayo. Pero yun nga, kasi sincheck po natin lahat. Ito, hindi ko na to sinilip. Ito yung mga chest guys na mabibili po natin. Hindi ko po alam guys kung saan mangyayari yung pinaka-presale po nila. Pero if ang presale po nila is magsisend po ulit kayo ng pinaka-BNB sa isang address po, is medyo sketchy na po yun, okay? So at least po, tingnan po natin sa future kung saan po magaganap yung pinaka-presale po nila ng chest. Okay? So yun nga, ito po yung pinaka-tokenomics naman po nila. Rewards nga po is andito, 63%, pre-sale is 12%, marketing is 11%, tapos yung team is 9%, at naka-vesting period naman po to, tapos may airdrop pong 5%. So hindi na po natin discuss masyado yung tokenomics dahil wala pa naman po yung pinaka-token po nila. Okay, so yun lang guys yung nakita po natin sa pinaka-website. Tapos dumako naman po tayo sa pinaka white paper naman po. Okay, sa white paper nila guys, ang nauna ko pong napansin po dito is yung patent of Corso. Ang patent of Corso kasi guys, ito po yung sinasabi po at naka-entice po talaga sa mga investor na sumali po dito kahit medyo is sketchy po siya at konti po yung information na andito po sa pinaka-website. Okay, so dahil meron po silang Oracle. Oracle na naman po, Oracle based na naman po tong game po na to. Pero nga guys, hindi lahat ng may Oracle is okay. Nakadepende po yun kung paano po i-implement sa game. Tapos nakadepende po yun sa reward po at sa burning mechanism po ng isang laro. Okay? So yung Crypto Mines po kasi may Oracle siya, pero nagbo-burn po kasi tayo ng umiikot na maayos po kasi yung pinaka-eternal po. So, tignan po natin dito sa Golden Farming kung ano po yung gagawin po nila. Pero yun nga, kayo na pwede nyo naman po basahin na lang po dito yung Golden Farming. Pero ito po yung pinakalaman po ng Goldie Chest. Pag bumili ka po ng common daw, is meron kang common island, common plants, at common ship. Okay? So, tatlo guys yung laman po ng isang chest. Tapos, pag common. Tapos, dito naman po sa pinaka uncommon, which is 50 USD. Ito po guys is 15 USD. Meron ka pong 5 uncommon plants. So, meron talaga siyang tatlong laban. Isang island, isang plants, at isang ship. Okay? Tapos yun nga, pamahal ng pamahal po at paganda lang paganda po yung reward pag medyo mas mahal na po yung ating bibilhin chest. So, hindi ko pa alam guys yung pinaka kung paano yung kung ano yung palitan at yung actual na reward po sa game. Pero yun nga, pwede nyo naman po basahin po dito at yun lang naman po siguro. Okay? Pero isa pa pala guys, meron po silang GC, gold coins, na yun po yung i-convert po natin sa pinaka governance token nila na GFG. So guys, hindi ko na masyado guys dinig-deep mismo yung pinaka white paper dahil ang purpose ko lang po talaga is check lang po talaga yung security po ng game. At yun nga, kung titingnan po natin, kahit po pag sumali po kayo sa Telegram, ang sasalubong lang po sa inyo masyado is si Rose at wala po masyadong conversation po doon. So feeling ko, lahat po na nag-invest po dito is andun na po sa Discord dahil yun nga, may perks nga daw po yung mga nag-donate nga po at lahat po ata lang doon po isa Discord. So, tingnan ko po mamaya guys kung ano na po yung nangyayari po sa Discord. Okay? So, yun lang guys. Sana may na-share po ako sa inyo at kung gusto nyo po mag-invest po dito, kayo na po bahala. Pero in my opinion po, medyo sketchy po siya. At yun nga, kung titingnan nga po ulit natin, isa-summary po natin, walang investor, walang backer, animated yung pinaka-team, at wala pang token, so hindi po natin ma-check. Walang kahit anong background na pwede natin ma-check. At yun nga, yung mga image nila is stock images. Mayroon silang donations na nagaganap. At yun nga, yung pinaka-white paper nila, is syempre hindi po natin naman masasabi na pwede ito ma-implement lahat. Dahil yun nga, as claim pa lang naman po ito talaga yung mga white paper. Pero yun nga, tingnan po natin sa future, baka naman po pag lumabas po na yung game at meron na silang funding is mabago naman po lahat. Okay? So yun lang guys, sana may na-share po ako sa inyo. Palike na lang po, subscribe. Salamat. Bye-bye.